paboritong paborito mo ba yung shawarma pero ayaw na ayaw mong gumawa ng dough? Well, panoorin mo lang tong video na to at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng soft shawarma dough na hindi mo na kailangan magmasa, hindi mo na kailangan magflatten ng dough. So, napakadali at syempre, simpleng-simple lang yung mga gagamitin natin. So, wag na nating patagalin at simulan na natin. Kailangan natin ng 1 cup ng all-purpose flour, 1 half teaspoon ng salt, 2 teaspoon ng sugar, at 1 cup o 250 ml ng water. Madali lang tandaan yung recipe kaya hindi ka mahihirapan kung sakaling doblehin mo ng doblehin. Kapag ka maglalagay kayo ng water, unti-unti lang para siguradong hindi tayo makabuo ng maraming lumps ng flour. Kapag nahalo na natin completely yung ating mixture, maglalagay na tayo dito ng 2 teaspoon ng butter. Pwede rin naman gumamit ng oil pero mas masarap kung gagamitin natin ay yung melted butter. Hahaluin lang natin yan at kapag well mixed na sila, pwedeng-pwede na natin itong lutuin. Gagamit ako ng non-stick pan so hindi na natin kailangan mag-oil nung ating kawali. Tapos, para ma-flatten nyo ng maayos, mapanipis nyo yung ating butter, huwag nyo munang papainitin yung kawali natin. Itong recipe na ito ay makakabuo ng 3 pirasong malalaking shawarma dough o pita bread. Tapos, pagka na-spread na natin yan, papantayin lang natin and then medyo matagal yung pagluluto nito, aabot ng nasa 6 to 8 minutes sa mahinang apoy. Kapag wala na kayo nakikitang translucent na kulay dun sa inyong pita bread, ibig sabihin, well done na yon. Kung ito ay iririhit nyo, huwag nyo muna siyang pabrownin masyado para kapag kanirihit nyo siya, hindi naman masyadong sunog yung itsura. Katulad nito ang ginawa natin. Kikip ko to dito sa loob ng tela para hindi madry yung ating mga dough. Tapos halimbawa marami kang nagawang dough tapos may mga natira, pwede mo yung iprito para itreat siya as flour nachos. I-deep fry lang natin to sa medium heat tapos pwede nyo na kagad siyang kutkutin o lagyan ng mga toppings at iserve as nachos. Ang dali lang, di ba? Meron na tayong pita bread kaya ano pang gagawin natin? Idiretso na natin to sa paggawa ng shawarma. Meron ako ditong 250 grams ng ground pork. Naglagay lang ako dito ng mga pampalasa katulad ng bawang, black pepper, asin, paprika, dried oregano, pwede rin ng dried parsley, liquid seasoning at ketchup para medyo manamis-namis. Hahaluin lang natin yan ng haluin. The more you halo, nagre-release siya ng mga strands so hindi na natin kailangan ng binder o kaya itlog. So, lalamasin lang natin to for let's say 3 to 5 minutes. Ito naman ay pang-family consumption kaya hindi na ako gumamit ng gloves. Kung pantitinda nyo to, syempre gumamit kayo ng gloves for safety purposes. Para maiba naman, nilagay ko siya dito sa barbecue stick na binabad ko sa tubig para hindi masunog. Tapos ilalagay lang natin siya. Kapag ka nahalo nyo siya ng maayos, talagang didikit at didikit siya. Yan, pwede nyo siyang i-grill o kaya pwede nyo na lang siyang i-sear sa kawali. Maganda tong gawin lalo na kapag ka nagtitinda kayo kasi alam nyo na kagad kung ilan yung kinalabasan ng karne and then naka-portion na kaagad siya. Madali lang siyang lutuin at saka dire-diretso na kaagad siya pa sa paglalagay dun sa ating pita bread. After nyan, magtitimpla na tayo ng ating sauce. Madaling-madali lang to, Filipino style. Meron ako ditong bawang. Maglalagay ako dito ng 1/4 cup ng mayonnaise, 2 tablespoon ng sriracha o kaya ng hot sauce. Meron pa tayong gagamiting isang sauce dito, yun yung cheese sauce na meron na tayong nagawang video. Bali, ilalagay ko na lang yung link sa description box pati yung mga ingredients para hindi na kayo mahirapan. So, pagkatapos nyan, magpiprepare na tayo ng ating mga gulay. Yung usual lang din yung gagamitin natin, repolyo, pipino, sibuyas, kamatis, cilantro at saka lemon. Kung gusto nyo mag-add ng guacamole, pwedeng-pwede din. Tinimplahan ko lang ng asin at saka paminta yung ating salsa and then halo-halo lang at pwedeng-pwede na natin siyang gamitin.
Yun ang mga kalutong tinapay. Sana ay nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!